Sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyong. At sumairin. Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po ay nabiyayaan ng long weekend. Magpasalamat po tayo sa Diyos sa mga biyaya ng araw ng pamamahinga na nagsisimula na ngayon, lalo na sa ating pagbabalik sa harap ng mahal na Poon upang muling sariwain at bigyang buhay ang ating debosyon at pananampalataya sa Kanya. Patuloy po nating ipagdasal ang lahat ng mga pinangakuan nating ipagdadasal, ang kagalingan ng mga may sakit, ang tagumpay ng mga guidance counselor at mga criminologists sa kanilang natapos at papalapit na board exams, ang kaligtasan ng mga naglalakbay at ang lahat nating mga intensyon. Upang muli tayong mabiyayaan ng Panginoon, hingin natin sa Kanya ang kapatawaran sa lahat nating mga nagawang kasalanan. Panginoon, sa maraming pagkakataon na di kami naging tapat sa iyo at sa mga taong ipinagkatiwala mo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa maraming pagkakataon, kami ang naging dahilan ng kapahamakan at kasawian ng iba. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At sa maraming pagkakataon, di namin ipinagtanggol at ipinaglaban ang sakramento ng pag-iisang dibdib na iyong binasbasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ni Jesus na iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kalooban na ginanap ng iyong anak ay siya nawang magpaging dapat naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at ang mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tare, na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham, buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalauban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac, at naging anak naman nito si Esau at si Jacob.
ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron, at sa tulong ng mga himalay, pinahirapan ko sila ng katakot-takot ang mga Ehipsyo'y. Sa gayon, paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko ang mga ito, ang nahating dagat, at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinapagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab at si Balak na anak ni Zippor. At sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreyo, Pereseyo, Kanineyo, Heteyo, Herheseyo, Hebeyo at Hebuseyo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko ang mga Pukyutan, ang dalawang haring Amoreyo, at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa kanyang sabayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga pulong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas na'y siya ang kasama habang nasa ilang. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Pinagpapatay niya iyong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas
at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain niya'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang silang ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siyang muli ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago pa hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya't ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya't sinasabi ko sa inyo, sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, sa anumang kadahilanan, liban sa pakikiyapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi iyon lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. At mayroon din namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat.
At maraming maraming salamat po na tayo'y nandirito ngayon sa pambansang dambana ng ating pong Jesus Nazareno simula ng ating hong unang long weekend. Palakpakan po natin ang mahal na po. Blessing ho na dalawang weekends, long weekends meron ho tayo ngayong August, ngayon at sa susunod pong linggo. At salamat po na kahit mapanganyaya ang mga pagkakataon na simulan, nandito muna tayo upang isabuhay ang ating debosyon at pananampalataya sa mahal na poon. Napakaganda ho ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ho ang Ebanghelyo na tumutukoy sa turo ng Panginoon tungkol sa tamang relasyon. Yan. Diyan ho natin ilagay ang turo ng Panginoon ukol sa tama at katanggap-tanggap na relasyon. Now, sa akin hong pagsisikap na lahat ay ma-accommodate. No? Hindi naman ho lahat ay may asawa. Meron hong mga wala pang asawa, merong mga nagpa siyang hindi mag-aasawa, no? Dalagat binata hanggang sa tumanda na, or nananatiling ayaw mag-asawa. So lahat to eh pagsisikapan nating bigyang puwang sa ating pagninilay. Nais ng Panginoon ang dalawang bagay para ho sa ating lahat, may asawa ka man o wala, nagbabalak o nagpa siya ng hindi mag-aasawa, ano ang dalawang napakahalagang paalala sa atin ng Panginoon dahil sa mga mula sa pagbasa? Dalawang salita, honesty and importance. English na naman yan, Father. Nosebleed na naman tayo. Tatagalogin mo natin. Oh, tutal lingguho ng wika ngayon. No? Diba? Pambansang Linggo ng Buwan ng Wika. Linggo ng Wika. Sa karangalan po ni Manuel L. Quezon. Katapatan at pagpapahalaga sa ating kasalukuyang katayuan. Honesty and importance to our present state of life. Yan ho. Pag sinabi ho nating tapat, hindi tayo nagloloko, hindi tayo nandadaya. Sinisikap nating bigyang buhay ng may pagpipigil, disiplina at buong katapatan anuman ang hinihingi ng ating katayuan. Ano ang ibig kong sabihin? Marami ho kasi sa atin ang binata't dalaga, ngunit sa isip, sa kilos at sa mga pamumuhay parang may asawa. Bato-bato sa langit, ang matamaan sana ho magising. Diba? Presensya na ho ha. Ako ho'y nagpapasintabi na. Lahat ho tayo mayroon hong pagkukulang sa ngalan ho ng katapatan. Na halimbawa, unahin ko na ho sa aking katayuan. No? Bilang pare, tayo ho'y, ako ho'y hinihingi ng Panginoon na maging tapat at walang ibang iibigin at paglilingkuran, uunahin at pahahalagahan, kundi ang Diyos at ang Kanyang simbahan. Hindi ang aking sarili, hindi ang ilan. Yun ho ang nais ng Panginoon sa aming mga pari. At ito ho yung aking pinagsisikapang angkinin to own and to appropriate it personally. Nang sa gayon, sa harap ng Panginoon at sa harap ng simbahang sa aking tumanggap sa kabila ng aking kahinaan, mapagsikapan ko nawang manatiling tapat sa Kanya hanggang kamatayan. Di ko ho alam kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon. Ako ay 56 years old na. Medically speaking, health-wise, marami na rin hong mga isinasaalang-alang. Yun ang aking panalangin araw-araw na sana sa natitira ko pang taon, sana taon, no? Baka buwan nga lang o araw,
mapanatili ko ang aking katapatan sa Diyos at sa simbahang kanyang ipinagkatiwala upang aking mahalin at paglingkuran. Now, kayo ho, natukoy niyo na ba ano ba o saan tayo hinihingi ng Diyos maging tapat? At yun hong katapatang iyon ay maipapakita at maisasabuhay natin ayon sa ating estado o kalalagayan sa buhay. Na kung ako'y may asawa, ang katapatang hinihingi sa akin ng Diyos ay maging tapat sa aking pinakasalan at sa bunga ng aming pagsasama. Take note, pinakasalan. Turo po ng simbahan na ang nag-iibigan ay dapat humaharap sa Diyos upang kanyang mabasbasan. Uso ho ngayon ang live-in. Marami ho ang may mga sexual partner. Permanent sexual partner or occasional sexual partner. Live-in, premarital sex, pangkaraniwan na sa marami. Pero ho, ang turo ng Panginoon, tulad ng ating narinig, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Na kung tayo man ay nagpa siyang magmahalan, sana'y ito'y ialay natin sa Diyos upang kanyang basbasan at dala ng ating katapatan sa Diyos at sa ating pinakasalan. Sisikapin nating isantabi ang lahat ng tukso at kamalian. Napagtanto ko nga po, one time I was blessed to attend a civil marriage. Pareho pala ng formula. Sa sakit at kalusugan, sa hirap at ginhawa, hanggang kamatayan, walang hiwalayan. Mapa sa simbahan, mapa sa harapan ni Mayor, pareho pong formula ng katapatan. Nagkakaiba nga laho ng pagbabasbas. Yung kasal sa simbahan, automatically, civilly recognized. Ngunit ho, ang kasal, kinasal sa civil, kay mayor, o kung saan man, eh hindi ho kinikilala ng simbahan. Kaya, pasesya na ho, patawad, ang mga hindi po kinakasal sa simbahan, eh tinuturing na may pagkakasala. Dahil nais ng Diyos na ang pagsasama ninyo at pag-iibigan ay kanyang mabasbasan upang siya'y inyong maging katuwang sa pagsasama habang buhay. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan. Now, marami ho ngayon ang ayaw mag-asawa, ayaw magpakasal. Gusto lang relationship. Live-in. Para madaling kumalas. Sex, premarital sex, kaliwat kanan. Nasaan na ho ang ating katapatan sa Diyos? Nasaan na yung katapatan natin sa estadong wala pa akong asawa? Kung wala tayong asawa, wala tayong kinakasama. Hindi tayo nakikipag-sex kahit kanino. Pasensya na ho ha, this is very, very serious. Kasi ho, turo ng simbahan, any sexual relationship should only happen after having been married in the church. Kaya ho, no to premarital sexual relationship. True love waits. Ang tunay na nag-iibigan, makapaghihintay. Ulitin nga ho natin yan sa English. True love waits. Please repeat. True love waits. Huwag kakalimutan ha. Ang tunay na nag-iibigan, makapaghihintay. Hihintayin natin na makatapos sa pag-aaral. Hihintayin natin makapag-board exams. Hihintayin natin makapag-trabaho, maging established. At hihintayin natin tayo'y makasal sa simbahan. Only then would sexual relationship should take place and happen. Eh marami ho sa atin ngayon, apurado. Hindi makapagpigil. Kaya napakahalaga ho nung kasabihan, true love waits. Dahil yung hindi makapaghintay, apurado,
may lakad? Di totoo yan? Init lang yan ang katawan? Makasarili yan. Iniisip lang sarili. Patunayan mo nga na mahal mo ako. Sige, oh, dududu tayo. Iniisip sarili. Pag nakuha, goodbye na. Kaya marami hong abortion. Marami hong single parent. At marami hong relationship na nasira dahil sa kawalang katapatan at walang pagpapahalaga. Kaya sana po sa ebanghelyong ating narinig ngayon, muling nagsasalita sa atin ang mahal na Poon, na sana ang kanyang pangarap, pangarap din natin, ang kanyang pinahahalagahan at paninindigan at panghahawakan ko rin, na hindi ko sisirain ang pagsasama ng iba at igagalang ko ang pag-iibigan ninuman. Pag-iibigan ko at pag-iibigan ng iba, nahihikayatin at kukumbinsin ko magpapasya ako para sa akin at hihikayatin ko ang iba na magpakasal, mabasbasan ng simbahan. Kakaunti na lang ho ang nagpapakasal sa simbahan. Katwiran, Father, nag-iipon pa kami. Kailangan bang in grande? Kailangan bang grandioso? Pasensya na ho, sa akin ho, yabang yan eh. Kung gusto talaga ho nating makasal sa simbahan, dahil nais nating basbasan tayo ng Panginoon, walang iimbitahan maliban sa pamilya lang. Kasi the moment you invite one, jealous na po yung iba. Ano akala mo sa amin? Wala kaming pangregalo? Hindi mo kami iniimbitahan. Oh, mapipilitan ba tayo magpakasal na mangungutang, gagastos ng ubod na laki para sa isang okasyon? Eh paano na yung araw-araw na buhay pagkatapos ng kasal? Gutom? Hindi ho yun ang dapat pinag-iipunan. Ang pinag-iipunan, yung panghabang buhay ng mag-asawa at pamilya. Kaya sana ho, sa atin ho mga naririto, inyong mga anak at mga apo, o tayo mismo, seryosohin ho natin at sang-ayunan ng Panginoon na ang gustong magsama, iaalay natin sa Diyos ang ating pagsasama upang Kanyang mabasbasan, upang makasama natin Siya at maging katuwang natin Siya sa pagtataguyod ng pamilya. Let's not simply settle for civil marriages, nor even worse, choose to live in alone. Hindi ho lahat ng trending at viral, eh, tama. I-bash nyo na ako. Isumpa nyo na ako. Father, wala ka lang asawa, bitter ka. Ninindigan lang ho ako sa paninindigan ng Panginoon na sana patunayan natin, tapat tayo sa Kanya, tapat tayo sa nais nating ibigin na hindi natin Siya lolokohin habang buhay natin Siyang mamahalin, habang buhay natin Siyang itataguyod sa basbas ng Panginoon, sa hirap at ginawa, sakit at kalusugan, hanggang kamatayan. Ito ang pinakita sa atin ng Panginoon. Namatay Siya sa krus, sa hirap at ginhawa, di Niya tayo tinalikuran. At sana all, hindi lang Siya. Tayo lahat, tapat tulad Niya, nagpapahalaga sa bawat isa tulad Niya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga mag-asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa ating mga magulang at mga anak, ang ating tugon. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon,
Punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan, naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntuni na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas na mga pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya, makapagsumikap isa buhay ang kanilang mga pangako, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan na walang hanggan, tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Pagdasal po natin ang lahat ng mga guidance counselors, mga criminologists at sanitary engineers sa kanilang natapos at papalapit na board exams. Naway maging matagumpay sila sa lahat nilang mga plano at pinapangarap. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Basbasan mo po ang lahat ng mga naglalakbay ngayong long weekend, ang mga mahal namin sa buhay, malayo sa aming piling, ang mga naghahanap trabaho, naway mapasa amin lagi ang biyaya mo. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Muli nawang maghari ang pagpapatawad, pagpapakumbaba at pagsasama sa lahat ng mga naghihiwalay. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Sa katahimikan, ating pong ipagkatiwala sa Panginoon ang ating mga personal at pamilyang pangangailangan. O Diyos, Amang makapangyarihan, ibinigay mo sa amin si Jesus at minarapat mong siya isilang sa magandang pagtitinginan ni Maria at ni Jose. Naway mapahalagahan namin ang pamilyang kanyang binabaspasan upang tulad niya, kami nawa ang maging instrumento rin ng pagtataguyod at magandang pagsasama. Hinihiling namin ito sa ngalan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Narito kami sa harap mo.
katawan mo. Magsitayin na po ang lahat. Tayo mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng mundo. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami ng tubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan, ngayon at magpakailanman. Amag
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal, lalo't higit si San Juan Bautista na aming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ay magkakapatid dahil kay Kristo. Kaya't samahan natin siya sa pagkilala sa iisa nating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon. Sahala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo ang mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Ating pagsaluhan ang bigay niyang kapayapaan. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalatayang lahat na sa Kanya ay tutulad at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magpakailanman, ika'y pupunta.
Mahal na Poong Jesus Nazareno. Layo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Buong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement: para sa pansamantalang pagsasara ng pahalik ng Nazareno sa altar, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Long weekend po ang ating weekend. Huwag kalimutang magsimba sa darating pong Linggo. At ang August 22 ay kapistahan po ng pagkareyna ng Mahal na Birheng Maria, the Queenship of Mary. Magsimba din po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ating baunin ng pagbabasbas at pagpapala ng Mahal na Poon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo rin ang mga larawan, mga pangalan at mga intensyon nilang lahat na di makasimba dala ng iba't ibang kadahilanan. At maging ang mga imahen at dasalan. Ang lahat nawang ito'y magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at manatiling tapat sa mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay po nating awitin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Alam mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Happy long weekend po sa ating lahat.